Welcome to Madam M's. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Bago ang lahat, ako nga pala si Madam M's. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video. Muli, nandito na naman po tayo sa mapagpalang gabi. Ngayon, pag-uusapan ulit natin ang tungkol sa ating mga panaginip. At isa na dito ay ang tungkol sa dugo. Una, hindi masama makapanaginip ng dugo. Minsan natatakot tayo dahil sa totoong buhay, ang dugo ay isang simbolo ng isang negatibong pangyayari sa ating buhay. Pangalawa, ito ay swerte lalo na kung nahawakan natin ito sa ating panaginip. Kung sa inyong panaginip ay may hawak kayong dugo, ito ay nagpapahiwatig na may paparating sa inyo na swerte. Ngunit kung ito'y biglang naglaho, o hinugasan sa iyong panaginip, maaari itong babala na kailangan mong mag-ingat sa iyong mga desisyon. Pangatlo, ang panaginip na dugo ay may kaakibat na swerte na di niyo po inaasahan. Maaari itong mangyari sa trabaho, sa love life o may darating na magandang balita sa iyong pamilya. Pang-apat, kadalasan ito ay simbolo na magkakaroon kayo ng pera o may darating na biyaya sa inyo. Pang-lima, kung ang dugo naman ay nagkalat sa iyong kapaligiran, ito ay nangangahulugan na may malaking sorpresa sa iyong hinaharap. Ito rin ay sinyalis na may pagpapalang darating sa atin. Pero pakatandaan natin na mas mabisa pa rin ang pagdarasal at huwag nating hintayin na dumating na lang ang swerte. Kailangan din natin magsipag at magtiyaga at darating din ang pagpapala. Ito po ay gabay lamang. Maraming salamat po ulit sa mahigit 1K na subscribers sa aking channel. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, i-click nyo lang po ang subscribe sa button. Maraming salamat. To God be the glory. Kung meron kayong napanaginipan, i-comment nyo lang sa ibaba at susubukan nating tatalakayin ang iyong panaginip. Abangan ang susunod na episode dito sa Madam M's. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-like itong video para sa susunod na karagdagang episode ng ating channel.